buhay na naig sa kamatayan. Aleluya, aleluya, Panginoon ang naghirang sa tinubos niyang bayan. Nagpupuring mga hinirang, masayang nagdiriwang. Magalak tayong lahat, si Jesucristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyo yung lahat. At sumaiyo rin. Sa misang ito, isama natin ang lahat ng ating mga personal na intensyon, ang intensyon para sa ating buong pamilya, at hinding ipanalangin ang lahat ng mga may sakit, naway patuloy silang bigyan ng Diyos ng biyaya ng paggaling at para sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat na maanghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang aming kalooban ay lagi mong hubugin sa pagganap ng mga mabubuting gawain upang sa aming pagpupunyaging kamti ng iyong bigay, mapagsikapan naming sapitin ang pagkabuhay kailanman sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Matapos tumigil sa Antioquia ng kaunting panahon, si Pablo'y muling naglakbay. Ginaygay niya ang mga bayan sa lupain ng Galacia at Phrygia at pinatatag sa pananampalataya ang mga alagad. Dumating sa Efeso ang isang Hudyong nagngangalang Apollos na ipinanganak sa Alejandria. Mahusay siyang magtalumpati at maraming alam sa banal na kasulatan. Naturuan siya tungkol sa daan ng Panginoon at masigasig na nangangaral at nagtuturo ng masto tungkol kay Jesus. Ngunit ang binyag na nalalaman niya ay ang binyag ni Juan. Siya'y walang takot na nagsalita sa sinagoga ng mga Hudyo. Narinig ng mag-asawang Aquila at Priscilla ang pagpapaliwanag ni Apollos, kaya't isinama nila ito sa bahay nila at dooy ipinaliwanag na mabuti ang mga bagay na hindi pa niya alam tungkol sa daan ng Diyos. At nang ipasya niyang tumawid sa Akaya, pinalakas ng mga kapatid ang kanyang loob. Sumulat sila sa mga kapatid doon na malugod nilang tanggapin si Apollos. Pagdating doon, malaki ang naitulong niya sa mga nananampalataya sa pamamagitan ng kagandahang loob ng Diyos, sapagkat walang magawa sa kanya ang mga Hudyo sa hayagang pagtatalo. At mula sa mga kasulatan ay pinatunayan niyang si Jesus ang Kristo.
Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Magdiwang ang lahat ng mga nilikha, pumalakpak kayong may awit at tuwa. Bilang pagpupuri sa Diyos na dakila, ang Diyos na poon kataas-taasan ay dakilang haring dapat katakutan, siya'y nagahari sa sangkatauhan. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Ang Diyos siyang hari ng lahat ng bansa, awit at purihin ng mga nilikha. Magahari siya sa lahat ng bansa, magmula sa tronong banal at dakila. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Sa mga hinirang ng Diyos ni Abraham, sasama ang madlang mga pamunuan ng lahat ng bansa sa sandaigdigan, ang mga sandata ng lahat ng kawal, lahat ay sa Diyos na hari ng tanan. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Pagsitayo po ang lahat. Si Kristo at naparito sa mundo nang sa langit dalhin tayo. Alleluia. Alleluia. Sumainiyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Tandaan ninyo, anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ibibigay niya sa inyo. Hanggang ngayon, wala pa kayong hinihingi sa Kanya sa pangalan ko. Humingi kayo at kayo'y tatanggap upang malubos ang inyong kagalakan. Ang mga ito'y sinabi ko sa inyo ng patalinhaga, subalit darating ang panahon na hindi na ako magsasalita sa inyo ng gayon. Tuwiran ko nang sasabihin sa inyo ang tungkol sa Ama. Sa araw na yaoy, hihingi kayo sa Kanya sa aking pangalan. At hindi ko sinasabi sa inyo na dadalangin ako sa Ama para sa inyo, sapagkat iniibig nga kayo ng Ama. Iniibig niya kayo sapagkat ako'y iniibig ninyo at naniniwala kayong nagmumula ako sa Diyos. Ako'y mula sa Ama at naparito sa sanlibutan. Ngayon aalis ako sa sanlibutan at babalik sa Ama." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo mo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Nawa ang mensahe ng Ebanghelyo sa araw na ito ang ating maging gabay sa ating paglalakbay. Marahil normal ang pagiging seloso o selosa. Pero minsan yung pagiging normal na yan ang nagdadala para yung magkasintahan o mag-asawa ay mag-away. Dahil kapag ang emosyon ay napalitan ng sobrang selos, ang communication ay nagiging malabo.
Nawawala ng tunay na pag-uusap. Nawawala yung trust. Nawawala yung love. Dahil ang nangingibabaw ay selos. Kasi kapag sobrang selos ang isang tao, ang bilis-bilis gumalaw o gumawa ng kaniyang utak ng mga dahilang ikagagalit niya. Halimbawa, may magkasintahang hindi nagkita ng gabing iyon ang sinabi ng babae sa lalaki, "Nasaan ka?" "Nasa bahay, nagpapahinga." "Magpicture ka nga, nayakap mo ang electric fan." So nagpicture yung lalaki, nahawak niya yung electric fan. Hindi yun sapat sa isang babaeng nagseselos. Sabi pa niya, "Kahapon mo pa yan pinicturan eh." Kaya sumagot yung lalaki, "Bakit ko naman yayakapin ang electric fan kahapon? Bakit mo nasabi at nagtatanong kung nasaan ako? Dahil yung tropa mo ay nag-post ng picture na nagiinuman sila. Siguro kasama ka doon. Nasa bahay nga ako. Yung tropa ko ang nag-post niyan. Hindi ako naniniwala. Siguro ikaw yung photographer." Nakita niyo na kung papaanong ang selos ay nakakawala ng isang bagay na kailangan ng tao para siya ay kumunek. Ito ay yung trust o pagtitiwala. Sa Ebanghelyo, tahasang sinasabi ni Jesus, "Anumang hingin ninyo sa aking pangalan, ay ibibigay niya sa inyo." Kung papaanong open ang komunikasyon ng ama at anak dahil sila ay may ugnayang hindi kayang ipaliwanag ng tao na ugnayan ng bukas na pag-ibig. Ito rin ang gustong mangyari ni Jesus sa atin na maging bukas ang koneksyon sa Diyos upang lahat ng ating hingin ay kaniyang ibibigay. Ito yung trust na hinahanap sa atin ng Diyos, na buong buo na tayo ay may confidence na lumapit sa Diyos nang walang pasubali. Sapagkat sa kaniyang pangalan, naroon ang katugunan sa lahat ng ating pangangailangan. Ang tunay na nagtitiwala sa Diyos, kailanman hindi kakayaning makipagkumpetensya o makipagkumpara ng pamumuhay sa iba. Dahil tayong lahat ay mayroong kanya-kaniyang pakikipaglaban, mayroong kanya-kaniyang buhay na tinatahak at mayroong paglalakbay na dapat tapusin. Kaya kung ikaw ay makikipagkumpetensya sa iba, mapapagod ka, mahihirapan ka, malilito ka, dahil ang gusto lamang ng Diyos ay direktang koneksyon sa Kanya upang maintindihan natin ang sarili nating pakikipaglaban. Kaya nagkakaroon ng selos dahil tayo ay mahilig magkumpara. Iniibig ng ama ang anak, gayon din ang anak sa ama. At inibig ni Jesus ang kaniyang mga alagad upang ipakita na ang tunay na koneksyon ng pag-ibig ay pinagtatagni, pinagduduktong ng pagtitiwala ng buong puso at ng buong kaluluwa.
Kaya tuwirang sinasabi ni Jesus sa atin na hanggang ngayon, wala pa kayong hinihingi sa Kanya sa pangalan ko. Kaya nga kung mapapansin ninyo sa misa o sa anumang dasal, palagi nating binabanggit sa pamamagitan ni Jesucristo. Dahil ito ang Kaniyang salita na si Jesus, ang ating poong Jesus Nazareno, ang bahalang magdala ng lahat ng ating mga concerns sa Diyos. At upang maipakita sa atin na ang ating koneksyon sa poong Jesus Nazareno ay walang pasubali at palaging nakatuon sa tunay na pag-ibig, at tayo'y humihingi ng Kaniyang awa na sana sa ating pagiging makasalanan, tayo pa rin ay pakikinggan, yayakapin, tatanggapin ng buong buo ng poong Jesus Nazareno upang ang ating paglalakbay ay makita natin na naroroon tayo sa tagumpay kung naroon ang tunay na pagtitiwala sa Diyos. Walang ibang paraan. Si Jesus ang tunay na nagbibigay ng buhay. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Pagsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, inaanyayahan tayo ni Jesus na ilapit ang ating mga kahilingan sa Ama sa pamamagitan niya, at tinitiyak niya ang ating madaramang kagalakan bilang tugon sa ating mga panalangin. Panginoon, gawin mong lubos ang aming kagalakan. Panginoon, gawin mong lubos ang aming kagalakan. Ang mga pinuno ng simbahan, sa pamamagitan ng kanilang pangangaral at patnubay, naway umaki sa atin sa kaluwalhatian ng ating tahanan sa langit, manalangin tayo. Panginoon, gawin mong lubos ang aming kagalakan. Ang mga nanunungkulan sa pamahalaan, naway pagkalooban ng biyayang makapaglingkod nang may katapatan at dangal, manalangin tayo. Panginoon, gawin mong lubos ang aming kagalakan. Ang mga taong naghihirap at may mabibigat na pasanin sa buhay, naway makatanggap ng lakas mula sa banal na Espiritu, manalangin tayo. Panginoon, gawin mong lubos ang aming kagalakan. Ang mga may sakit, naway makatanggap ng ginhawa at pagpapalakas ng loob mula sa kanilang mga mahal sa buhay, manalangin tayo. Panginoon, gawin mong lubos ang aming kagalakan. Ang ating mga mahal sa buhay na namayapa na ay maihatid nawa sa kagalakan at kaluwalhatian ng langit, manalangin tayo. Panginoon, gawin mong lubos ang aming kagalakan. Ama, sa tuwi na dinidinig mo kami at ipinagkakaloob ang lahat ng aming hinihiling sa pamamagitan ng mga kagalingan ng iyong anak, manatili nawa sa amin ang Espiritu upang ituro sa amin kung ano ang nararapat naming hilingin sa Diyos at ibuhos ang iyong mga biyaya sa amin. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Mahal naming Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso namin hintayin, pagpapalain.
magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, para mo nang awa, gawin mong banal ang mga alay naming iyo sanang kalugdan, at kami gawin mong haing sa iyo'y laging nakalaan, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahaing ganap mong kinalugdan. Ito ang nilunggati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong sa Jesus ay inihain sa iyo upang kami matubos. Siya ang dambana at paring naghahandog. Siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan niyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa ka niyang tinapay, pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Hindi naman noong matapos ang hapunan, hinawa ka niya ang kalis, muli ka niyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbundi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat na mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan.
Kaawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, O Diyos, Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin na sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo iyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Kailangang magsasabi.
sikap ng gusto upang ika'y ibigin ko. Iniibig kita, manalig ka sana. Mga paalala sa mga nagsisimba, pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagos, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan, lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pinagsaluhan naming banal na pakikinabang, ang amin awang pag-ibig ay lalong madagdagan ng ginawa namin sa pag-alala sa anak mong mahal na nag-utos ipagdiwang ang huling hapunan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nilang mga pangako nila noon sa biniyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at maawaing Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.
buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.